from broken families, broken hearts, in the name of the Lord, you will mend every broken hearts tonight. Kung kailangan ng salvation, makakatanggap ng kaligtasan sa oras na ito. Come on, ang mga apostolic maingay mag-pray. Ang mga apostolic sumisigaw. Ang mga apostolic may authority mag-pray. Because we have the power in the name of Jesus. Come on, come on, come on. This is not the time to be quiet. This is not the time to be silent. I'm here to praise Him. I'm here to make some noise. I'm here to lift Him up. Now, if you believe na sinagot na lang Diyos ang iyong panalangin, act like you receive it! Come on! Yung mga nasa harap lang, yung mga sumisigaw, kayong mga nasa likod, what are you doing there? Don't watch! Worship! Worship! The King of Glory is here! The Lord of Lords is in this place. In the name of Jesus. One more time, clap your hands to the Lord Jesus Christ. For He alone is worthy to be praised. You may be seated, mga kapatid. Thank you very much. It would be very stupid of me not to express my utmost gratefulness to all of you, lalong-lalo na mga kapatid, after all that you have blessed me, you have blessed my heart more than you could imagine. So I'm going to take this moment na magpasalamat mga kapatid. First of all, wala man siya dito pero gusto kong pasalamatan ang aking mother, Pastora Elsie Pace, at ang aking family doon sa Oklahoma mga kapatid, Pastora Elsie, and si Papa Gordon, si Riz, ang aking pong family po doon sa Oklahoma. I miss them and praying na ako ay makapunta na rin doon sa US by next year, mga kapatid. And to my Bishop, Bishop Cesar Pestaño, to my Pastor, Pastor Michael, and to all of our elders that are here, all of the pastors that we have, on all of the leaders, from the presbyters to the secretaries, to all the sectional youth officials, departmental leaders, mga kapatid, I give honor to all of you. Palakpakan po natin ang ating mga pastors. Everybody shout, we love our pastors! Praise God. It is impossible na mag-survive ka spiritually without a pastor in your life. And we are so thankful to our pastors. At sa lahat ng mga young people dito, lahat ng mga magagandang young people, pumalakpak ng malakas, mga kapatid. Ba't ayaw niyong maniwala maganda kayo? Palakpak, mga kapatid! Praise God! At mga nagagapuhang mga boys, palakpak! Yan! Just believe, mga kapatid. Hallelujah! Mga young people, thank you very much na kahit sa two nights ay nakasama ko kayo, mga kapatid. And I hope that I'll be a blessing. I've been a blessing, mga kapatid, to all of you. At bukas din na tayo ulit magkikita, mga kapatid, at babalik na tayo sa ating mga local churches, at wala na kayo makikitang ganito tomorrow, so may miss ko kayo, mama chup-chup na lang, mga kapatid. Praise God. And of course, mga kapatid, sa mga artista ko kagabi, Salmon, thank you, at sa ating mga spies, kay Rehab, thank you very much, mga kapatid. And of course, salamat kay Ashton, ang aking ever supportive na kapatid. At mga kapatid, sa lahat ng mga kasama ko kanina na sila po'y nag-alay ng awit sa ating Panginoon. And of course, gusto ko pong pasalamatan this wonderful man, my dear friend, my brother, my prayer warrior, Brother Dean Goles. Siya po ang nag-aalaga sa akin, mga kapatid. Palakpakan po natin ni Brother Dean. Thank you, boss. Praise God. Single ba yan pero not available, mga kapatid?
Praise God. And above all else, higit na natin ating pinapasalamatan ng ating dakilang Panginoon, mga kapatid. Pwede natin bigyan ng magandang palakpak si Jesus. He deserves the clap. He deserves the praise. And all the glory belongs to the Lord. Praise God. And of course, to all of our sectional youth officers, Pastor Vilmer, Pastor Erickson, thank you for the privilege. Thank you for the friendship. So, share ko sa inyo mga kapatid yung aking pong prayer kanina sa Panginoon. Ang prayer ko sa Panginoon na sana ang mga young people ngayong gabi ay hindi lang po pumunta dito para umiyak. I pray that we didn't just come here to cry. And it's my prayer that we will come here and leave this place change. At hindi lang po umiyak, mga kapatid. And it's my prayer na hindi lang po sana tayo maging hype, kundi tayo po ay uuwing holy na naglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. You know, it really hurts my heart pag nakaka-attend ako ng mga YLTS, ang intense ng talunan, ang intense ng pagpupuri. Grabe yung revival, pero pag tinanong mo, anong natutunan mo? Ano yun eh? Basta sa ano yun eh? Walang naalala, mga kapatid. Amen. That is not the kind of transformation na gusto ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na punong-puno tayo spiritually at punong-puno din tayo mentally, mga kapatid. And it's my prayer, hallelujah, na ang Panginoon ay kumilos sa ating kalagitnaan sa gabing ito. Lahat po ng mga notes, preaching, sermon, homiletics, hermeneutics, lahat ito ay basura kung hindi kikilos po ang ating Panginoon, mga kapatid. Wala po tayo ibang nais ngayong gabi kundi ang pagkilos ng ating buhay ng ating buhay na Panginoon. So this final night, bibigyan ko lang kayo, mga kapatid, ng tool, ng instrument that will help you as you go back to your local church and face reality, okay? So I invite you to please stand. I think it's already 9:15. First time ko mag-preach gato oras. I hope na walang problema sa inyo yan. 2 Kings chapter 6. Praise God. Aking main text, mga kapatid, ay from verse 8 to verse 16. 2 Kings chapter 6 verse 8. Pero mag-start na lang tayo, mga kapatid, sa verse 15 to save time. And when the servant of the man of God was risen early and gone forth, behold, an host compassed the city, both with horses and chariots. And his servant said unto him, Alas, my master, how shall we do? And he answered, This is Elisha, fear not, for they that be with us are more than they that be with them. And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes that he may see. Everybody shout, open his eyes. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw. Behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. And then one more, mga kapatid, 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4, verse 18. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Same book, chapter 5, verse 7. We know this verse, mga kapatid. For we walk by faith and not by sight. For we walk by faith and not by sight. I want to preach to you tonight on the subject, don't let your sight steal your vision. Don't let your sight steal your vision.
Taas natin ang ating dalawang kamay, mga kapatid, tayo po mag-pray. Father, in the name of Jesus, this is the last night. And Lord, we ask for the mighty move of your Spirit to be upon this place. Let the power of the Holy Ghost, let the Spirit of the living God move in this sanctuary, Panginoon, mula sa pinakabata hanggat sa pinakamatanda. Uuwi kami, Panginoon, puspos ng iyong banal na Espiritu, Diyos. Ang sabi ng iyong mga salita, in the last days, saith the Lord, I will pour out my Spirit upon all flesh, and your sons and daughters shall prophesy, and you have promised, and your young men shall see vision. And we claim that tonight, in the name of Jesus. One more time, give the Lord a mighty praise of worship. Clap, shout, jump, run, dance in the Holy Ghost. Come on, Apostolic. Ito na ang huling gabi. Kung hindi mo pa nabibigay ang iyong the best, give it tonight. Kung hindi mo pa nabibigay ang pinakatodo, give it tonight. Uuwi tayo lahat na paos. Uuwi tayong lahat na pagod. Uuwi tayong lahat na puspos ng Holy Ghost. Hallelujah! High five mo yung katabi mo, kanan-kaliwa, at sabi mong, don't let your sight steal your vision. You may be seated, mga kapatid. Hallelujah! I have come to tell you tonight that you can be blind though your eyes can see. Salamat sa dalawang nag-amen, isang umubo. Ulitin ko, mga kapatid. Pwede kang maging bulag kahit gumagana ang iyong mata. Mahina pa rin, mga kapatid. Ulitin ko. Pwede kang maging bulag kahit gumagana ang iyong mata. I'm going to give you a paradox tonight. And sometimes, dahil sa mata mo, ay wala kang nakikita. Sometimes it is because of your eyes that you cannot see. Huwag kayong maawa sa mga bulag. Ang kaawaan nyo ay yung nagfa-function ang mga mata pero walang nakikita. Don't pity the people na walang sight. Pity the people na walang insight. Oh, hallelujah. It was Helen Keller na nagsabi, mga kapatid. Siya po isang bulag. At ang sabi ni Helen Keller, the worst, the only thing worse than being blind is to have sight but no vision. Si mga kapatid, akala natin ang word na sight at ang vision ay parehas lang. But biblically speaking, maiba po ang sight sa vision. You can have sight but no vision. Pwede kang may nakikita pero wala kang pangitain. Hallelujah! That is why ang isa sa greatest gift ng Diyos sa tao ay ang gift of vision. Not the gift of sight. Dahil kung sight lang, ang eagle, matindi yung kanilang sight, mga kapatid. Sobrang layo nang naabot ng kanilang sight. Ang owl, matindi yung kanilang sight. Pero ang mga animals, wala silang vision. Wala silang power or capacity to imagine anong pwedeng mangyari in the future. All they have is their natural instinct and working on their sight. Kaya wala kayong makikitang mga hayop na nagmi-meeting, mga kapatid. May nakita na ba kayong hayop na nagmi-meeting? At nagpa-plano itong gagawin natin sa Monday. Dito tayo tatae. Wala, may nakita ba kayong ganong hayop? Walang hayop na nagmi-meeting at nagpa-plano for ano ang plano for the next 2024? Bakit hindi sila nagpa-plano? They don't have vision. All they have is a sight. But they don't have vision. Wala kang makitang mga aso na nagmi-meeting. Ano yun? Asosasyon, mga kapatid. Wala kang makitang mga bear na nagmi-meeting. Barangay, mga kapatid. Wala tayong makikitang ganun.
Pero binigyan ng taang ng Diyos ang tao ng kakaibang gift sa lahat na wala sa anumang any creature. And that is the gift of vision. Kahit pulubi ka ngayon, kahit ikaw mga kapatid ay struggle financially, pero hanggat may vision ka kung sino ka sa future, yan ang pinakapuhunan mo. Kahit anong katayuan mo ngayon, hanggat nai-imagine mo kung ano ang potential mo, kung ano ang kaya mong gawin, at the next day, you are not poor. You are not defeated. Why? You cannot see it in your eyes, but you can see it in your mind. True vision. Everybody shout vision. No wonder why isa sa mga grandest idea na magpa-pop up sa isip mo nangyayari pag ikaw ay nakapikit. Sometimes, the more na may nakikita ang mata mo, the more kang nadidistract. Pero pag pinikit mo ang iyong mata, mas nakakapag-focus ka at mas nakakapag-isip ka ng tamang gawin, mga kapatid. Hindi po aksidente na pag tayo ay nagpe-pray, pumipikit tayo, mga kapatid. Hallelujah! Dahil sa totoo lang, mas marami kang nakikita pag nakapikit kaysa sa nakadilat. That's why ang sabi ni Jesus, men ought always to pray and not to faint. Ang sabi sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Bakit? Sa panahon na ang mata mo, puro problema ang nakikita, puro pagsubok ang nakikita, pwede mong ipikit ang iyong mata at magtiwala. Lord, alam ko nandito ka. Lord, alam ko hindi mo ako babayaan. I'm not gonna be distracted from what my eyes can see. I'm gonna see what my vision can see. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Mapa-science, philosophy, at Bible. Lahat sila nag-agree na ang mga pinaka-importanting bagay sa mundo ay yung hindi nakikita ng mata. The most important thing in life are the things that you cannot see, mga kapatid. That is why it is my desire tonight na ang bawat young people ngayong gabi, hindi lang po uuwing puspos, hindi lang uuwing nakapag-speak in tongues, kundi uuwing my vision. My vision sa kanilang buhay. My vision sa kanilang ministry. My vision sa kanilang career. My vision sa direction ng Diyos. But it's impossible, Pastor. It's impossible, Evangelist. Don't let your sight steal your vision. Just because hindi nakikita ng iyong mata does not mean it's not real. Just because hindi mo nakikita ngayon does not mean that it will not happen. We may not see it in our literal eyes, but we see it in our vision. Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, ang laki ng mata mo. Hallelujah. Ginigising ko lang kayo, mga kapatid. Now watch. Tingnan yung binasa natin. Yung hari ng Syria ay nagplano ng meeting. Sabi niya sa mga kasama niya, itong gagawin natin, mga pogi. Lulusubin natin ang mga Israelites. Pero sekreto lang to. Lahat kayo gumawa nito. Tinan mo yung katabi mo. Huwag niyo talsikan ng laway, mga kapatid. This is a confidential matter. Walang makakaalam. Surprise attack natin to sa Israelites. Dapat atin-atin lang to. Hallelujah. Pero mga kapatid, habang nagpaplano yung mga Syrians, si Lord nandun nagmamarites. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Nakita ng Diyos yung kanilang mga naririnig at alam niyo anong ginawa ng Diyos? Kinuha niya yung pinag-uusapan ng mga Syrians, pinasa kay Elisha na nasa Israel. At ang sabi niya, Elisha, ito yung plano nila. Ito yung gagawin nila. 1,000 kilometers ang layo, pinasa ni Lord yung chat nila doon, sinend niya sa GC ng Israelites, mga kapatid. Chat lang yun ng Syrians, pinasa niya sa mga Israelites.
That's what I call the divine marites, mga kapatid. The holy marites. Hallelujah. At ang sabi ni ng Panginoon, ito ang gagawin nila, Elisha, atakihin nila, ito ang gagawin nila. Ngayon, tuwing susugod, mga kapatid, yung mga Syrians, nagtataka sila, bakit parang alam ng mga Israel yung mga galaw nila? Every time they make a move, the Israelites are already one step ahead of them. Sugod sila dito, wala na naman yung Israelites doon. Sugod na naman sila dito, ambush, wala na naman. Bakit alam nito yung mga gagawin natin? Hindi alam, mga kapatid, ng mga Syrians na may nagmamarites, mga kapatid. Ang Diyos kinakalat yung kanilang masamang plano, ipinapasa sa man of God na ang pangalan ay si Elisha. That's why huwag kang ma-depress at malungkot sa mga taong inalis ng Diyos sa buhay mo. Huwag kang magdamdam, huwag kang magtampo. Bakit? May narinig ang Diyos sa kabilang group chat. Sinisiraan ka, binabackstab ka. Akala mo kaibigan mo sila, akala mo tropa mo sila, hindi mo alam, laughing stock ka sa kanila. That's why inilayo ng Diyos sila sa buhay mo. Dahil sinabi ng Diyos, hindi mo sila kailangan para ma-fulfill yung destiny mo sa buhay mo. You thought you were rejected, but the truth, you were protected. Kayo magtampo dyan yung mga taong ayaw sa inyo, edi huwag. Everybody shout, edi huwag. Edi huwag, kung aiwan nyo kami, wala akong pakialam. Kung di nyo ako trip, wala akong pakialam. Alam ng Diyos, mga kapatid, kung sino ang totoo kong kaibigan. At sa mahabang panahon, pinatunayan sa atin ng Diyos, ako lang ang totoo mong best friend. Iiwan ka ng lahat, pero ako, hindi kita iiwan. Nakangiti lang yan sa'yo, pero sip-sip yan. Nakangiti lang yung mga yan sa'yo, pero may plano yung hindi maganda. That's why ilalayo kita sa kanila. Hindi mo sila kailangan. Ako lang ang kailangan mo. You don't need to have 1,000 of friends. When you have me, you have everything you need. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Inilayo sila sa iyo ng Diyos dahil narinig ng Diyos yung mga pinag-uusapan nila about you. Na inakala mo naman nung nawala sila, paano na ako? Paano na ako? Ano nang gagawin ko sa ministry ko? Wala na yung mga BFF ko. Wala na yung mga friends ko. Pero ang totoo, ang hindi mo alam, nung nawala sila, boom, pinagpala ka lalo ng Panginoon. Ibig sabihin, matagal na sana yung blessing ni Lord sa'yo. But because you are still sticking with a wrong company, nahadlangan yung blessing mo, mga kapatid. Sometimes it's better to be alone with God. It's better to be alone with God than a friends that are not real, mga kapatid. Oh, hallelujah. Watch, mga kapatid. If you want protection from God, kung gusto niyo ng protection galing sa Panginoon, you stay close to your pastor. You don't rebel against your pastor. They are not perfect, mga kapatid. Sure yan. They are not perfect. But they are the man of God. Sila po ang tinawag ng Panginoon, mga kapatid. Nung tinawag ng Diyos si David, hindi siya nag-direct kay David. Dumaan siya kay Samuel. At ang sabi ng Diyos kay Samuel, Samuel, ito ang sabihin mo kay David. May mga mensahe ang Diyos sa'yo na hindi niya ibibigay sa'yo directly. Idadaan niya sa pastor mo. At yung pastor mo ang magsasabi kung anong direksyon ang kailangan mo. Hindi ba't ilang beses yung naranasan yun? Tumayo yung pastor niyo pagkalinggo, nangaral. Hindi niya alam anong pinagdadaanan mo. Hindi niya alam anong struggle mo. Pero habang nangangaral siya, detail by detail, nababanggit yung sitwasyon mo. Nababanggit yung kailangan mo. Young people, if you want the blessing of God, stay close to your pastor. Submit to your pastor. Support your pastor. Love your pastor.
Oh, hallelujah. At magugulat ka sa direction ng Panginoon, mga kapatid. Sabi ng King of Syria, kayo maayos kayo ah. Sinong traitor dito? Sinong tabian? Ikaw? Ikaw ba yung tabian? Sabi mo, kinakalat mo ba yung mga pinag-usapan natin? Love you, bro. Sino mga chismoso sa inyo? Baka may traitor dito. Sabi ng isang officer, sir, wala pong traitor. Sir, meron po silang prophet na ang pangalan ay si Elisha. And he is a man of God. Sabi ng hari ng Syria, Rah! Yan pala yun! Patayin natin yung propeta na yan! Sugurin natin yung propeta na yan! And the Bible says, nagpadala siya ng chariots, ng armies, thousands of armies, just to kill one man. And then, itong hari ng Syria, napakabobo talaga, mga kapatid. Alam na nga niya na bawat galaw niya, nakikita ni Elisha, tapos plano na naman sugurin si Elisha, mga kapatid. Hindi ba't alam na rin ni Elisha kung anong gagalawin nila, mga kapatid? Sino mga nagka-counter-strike dito? Dati, alatang may mga edad na kayo, mga panot na kayo, mga kapatid. Yung mga nagka-counter-strike, di ba pag pinapatay ka, sino nangungomsat? May mga nangungomsat ah. Hallelujah, tinitingnan mo kung may naninilip doon sa view mo, mga kapatid. Ganun na ganun yung naramdaman ng hari ng Syria. May nangungomsat sa atin. May nakakaalam ng galaw natin. Yan ang maganda pag nasa kalooban ka ng Panginoon. Ilang beses ka man gustong durugin ang kaaway. Ilang beses ka man gustong pabagsakin ang kaaway. One step ahead nila. 1,000 step na nauna ang Diyos, mga kapatid. At huwag kayong matakot kung sisiraan kayo ng mga epal ng mga tao. Huwag kayong matakot kung sisiraan kayo. Itong natutunan ko. Ang tao ay kaya ka lang siraan, pero hindi ka kayang sirain. Siraan mo na ako lahat-lahat. I'm still here by the grace of God. I'm still here by the goodness of God. Why? I am protected! And what you meant for evil, God turned it into good. Every time na may gagawin ng kaaway, to throw curse sa'yo, ironically, nagiging blessing sa buhay mo. Hallelujah. Nag-a-assist pa sila, mga kapatid, sa iyong life. Hallelujah. Hallelujah. So yung King of Syria, nainis siya, mga kapatid, at sabi nila, let us capture that one man, Elisha. Punta na naman tayo kay Elisha, mga kapatid. And in one cold break of the day, gumising si Elisha, mga kapatid, nag-devotion siya, toothbrush, nagkape siya, mga kapatid, patugtog siya, mga kapatid, ng music. Ay, bago siya nagpatugtog, nag-subscribe mo na siya sa Scratch the Surface. Pag-subscribe niya doon, mga kapatid, buka siya ng headset, after niya ng devotion, jogging siya, mga kapatid. Jogging. Ay, may prophet na nagja-jogging, mga kapatid. Pagbukas, mga kapatid, ni Elisha para mag-jogging, bilang boom! Ang daming mga sundalo nakapalibo at mga kapatid. Ang daming mga chariots and armies ang nakapalibot kay Elisha. Si Elisha nakaganon lang. Nakanganga, mga kapatid. At habang nakanganga doon si Elisha, yung servant ni Elisha din nandun sa likod, good morning, sir. Ay, Diyos, Ginoo! Nagulat siya, mga kapatid. Hallelujah! Nagulat siya, bakit ang daming kalaban? Ang daming mga kawal? Ang dami mga tao na gusto tayong patayin, mga kapatid. Natataranta siya, hallelujah. And that's what we experience in our life, mga kapatid. Yung ating buhay noon, relax lang tayo. Biglang, boom! Sinurprise tayo ng buhay. Out of a sudden, there was the death of loved ones, car accident, earthquake, betrayal, cancer, calamities. Everything in your life was over the moon. Biglang, life shows up, and there was crisis and tragedies and trials, and more than you could ever bear, at ninakaw ang iyong kaligayahan. At nataranta, mga kapatid, nataranta siya, unsa na ni, Diyos ko, Ginoo, santil mong libat, mga kapatid, talagang nataranta siya.
ano nang gagawin natin? At nakita niya, nakita ng servant, si Prophet Elisha, tahimik lang, nakaganon. Natatawa mga kapatid. Sa kalaharapan ng maraming soldiers, si Elisha patawa-tawa lang. You know why mga kapatid? Because he saw something that the ordinary eyes cannot see. He did not saw a sight, he saw a vision. And because he saw a vision, he was confident anuman ang nakikita ng kanyang sight. He was not bothered, mga kapatid, anuman ang nakikita ng kanyang natural eyes, pero may nakikita siya na mas greater reality, na mas greater truth, na mas greater power. He did not let his sight steal his vision. Oh, hallelujah! Hallelujah! So, nataranta mga kapatid, yung servant, sabi niya, alas! Everybody shout, alas! Alam niyo yung alas? Yan ang Hebrew word, mga kapatid, yan ang pinaka-extreme expression ng fear. Takot na takot siya. Alas! My master, what shall we do? Letter A, takbo. Letter B, umiyak. Letter C, surrender. Dalawang tao, same place, same situation, same experience, but different reaction. Oh, hallelujah! Anong nangyari? Bakit pagkaiba sila ng reaksyon? Yung isa, may sight lang. Pero yung isa, may vision. Yung isa, may sight lang. Pero yung isa, may insight. Yung isa, may natural eyes lang. Pero yung isa, ay may spiritual eyes, mga kapatid. Ngayon, bakit? Ngayon, alam nyo na kung bakit ngayong gabi, yung iba nagpupuri, pero yung iba nagpapakyut lang. Yung iba, nagbibigay ng full attention, pero yung iba, attendance lang. Yung iba nag-worry habang yung iba nag-worship. Same place, same situation, same church, same God, but different vision. Hangkat hindi mo talaga nakikita kung gaano kadakila ang Diyos, hindi ka talaga magpupuri. Hangkat hindi mo nakakita kung gaano kabuti ang Diyos, hindi mo talaga siya sasambahin. The reason why marami sa inyo ayaw mag-worship, kasi ang worship nyo, imbis na based sa vision, naka-based sa emotion. Bahala ka dyan, mag-preach ka dyan. Magpupuri lang ako pag feel ko. Pag hindi ko feel magpuri, hindi ako magpupuri. Mag-worship lang ako pag nasa mood ako. Paano kaya pag ganun ang Panginoon, nasa mood mga kapatid? Paano kung moody ang Diyos at sabihin sa'yo, hindi ko feel na i-bless kayo ngayon. May period ako. Wala akong amor na pagpalain ang sino man sa inyo. Paano kaya kung ganun ang Diyos mga kapatid? Although ang worship ay may kasamang emotion, pero hindi dapat nakadepende yung ating worship sa ating emotion. Kundi yung ating worship ay nakadepende sa ating vision and we see God high and lifted up. Matuto kang pumalakpak kahit hindi mo feel pumalakpak. Matuto kang tumalon kahit hindi mo feel tumalon. Matuto kang magpuri kahit hindi mo feel magpuri. Matuto kang tumakbo kahit hindi mo feel. We don't worship by feelings. We worship by faith. Sige ka, bigyan ko kayo ng 10 seconds. Kahit hindi mo feel magpuri, magpuri ka. It does not matter what I feel. It does not matter my situation. I'm gonna praise you. I'm gonna worship you. I will bless the name of the Lord. Magbago man ang
pakiramdam ko, hindi magbabago ang Diyos. Magbago man ang sitwasyon ko, hindi magbabago ang Diyos. No matter how worse my circumstance is, God is great. Hola boha. It's time na ma-recapture niyo ulit kung gaano kadakila ang iyong Diyos. At sa inyong mga ayaw pumalakpak, wala na kami magagawa kung ayaw mo. But hear me, kayong ayaw pumalakpak, listen, kahit hindi ka pumalakpak, Diyos pa rin siya. Kahit hindi mo siya purihin, Diyos pa rin siya. Pag hindi ka magpuri, hindi talo si Lord, ikaw ang talo! I'm not gonna worship Him but by what I feel. I'm gonna worship Him because He's the great God. He's the King of Kings. He's the Lord of Lords. He's the Almighty God. He's the Lion of the tribe of Judah. Angels bow before Him. Heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve! Pumula kayo ulit, dahil mamaya tatayo na naman kayo. Gusto niyo malaman kung talagang totoo ka nang nag-worship? Dahil ko sinasabi ito, mahal bayad dito, pero dahil mahal ko kayo, libre na lang, mga kapatid. Gusto niyo malaman kung paano mo malalaman na totoo ka nang nag-worship? Hear me, hanggat hindi ka pa pumapangit, hindi ka pa totoong nag-worship. Hanggat cute ka pa, hanggat maayos pa ang damit mo, hanggat pogi ka pa, hindi yan ang totoong worship. You know why? Dahil ang worship is humility. Hear me? That's why yung mga mayayabang, hirap mag-worship. Dahil ang worship, kailangan mong pumangit, mabigyan lang siya ng kaluwalhatian. Hindi naghahanap ang Diyos ng maganda ngayon. Hindi siya naghahanap ng gwapo. Naghahanap siya ng willing pumangit. Mabigyan lang siya ng glory! Mga ladies, kung yung heels mo ang dahilan na hindi ka makapagpuri, alisin mo! Dapat uuwi tayo na parang galing sa gera. Dapat uuwi tayo na kalat ng ating mga itsura. Bakit? We surrender our image so that we could exalt His image. Halabuho. Mga young people, alam ko ang feeling eh. Umattend ako ng youth camp YLTS. Isa sa dahilan, bakit nahihirapan ako magpuri dati? Dahil sa katabi ko. Pag yung katabi ko hindi nagpupuri, para nakakailang magpuri. Gusto mong tumalon, gusto mong pumalakpak, kasi yung katabi mo ayaw pumalakpak, ayaw tumalon. Let me encourage you, without being rude, kung hindi ka makapag-worship dahil sa katabi mo, lipat ka ng ibang upuan, mga kapatid, at maghanap ka ng lugar na may kalayaan kang magpuri sa Diyos. Pwede mong sabihin sa katabi mo, kung hindi ka magpupuri, sabihin mo sa katabi mo, kung hindi ka magpupuri, get out of my way. Kung hindi ka tatalon, get out of my way. Pentecostal service ang pinunta mo. Apostolic Church ang pinunta mo. Hindi Catholic ang pinasok mo. Apostolic to, where we are filled with fire of the Holy Ghost. Hikalabo siya tayalalalabo ho. Hikalalalalalalabo ko siya.
Don't let anybody stop your praise. Don't let anybody stop your worship. Don't let the devil stop your worship. I'm not gonna let my sight steal my vision. I'm here to praise the Lord. I'm here to lift him up. I'm here to glorify him. Woo! Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hapiran mo yung katabi mo, sabi mo, that's what I'm talking about. Upo na ulit kayo. I-maintain nyo yung ganyang spirit, mga kapatid. Kasi pansin ko, sa tatlong gabi na nandito ako, may iba sa inyo ang lalamya magpuri. I'm just being honest, bahala na hindi nyo ako pabalikin. But the truth is, hindi kayo nagbibigay todo ng worship nyo. I'm not against the professionals. Pero pag sa apostolic service, tanggal ang mga professionalism na yan. There is no such thing as professional Pentecostal. Jesus says, love me with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. At kayong mga professional, dapat nga kayo ang number one mag-worship dahil pinagpala na kayo ng Diyos. Bakit kung kailan ka pinagpala, tumigil ka na sa pagsamba? Bakit kung kailan ka pinagpala, naging tuod ka na? Oh God! Oh God! Sit down ulit mga kapatid. Hanggang alas 12 pa tayo. Now listen. Pag meron kang vision, yung akala mong obstacle ay opportunity pala. Pag meron kang vision, yung akala mong stumbling block ay stepping stone pala. Pag puro ka lang sight, puro ka lang sabi, ang laking problema, ang laking pagsubok. Pero pag may vision ka, ano kaya purpose nito? Alam ko, dinala to sa akin ng Diyos with a purpose. For we know that all things work together for good to them that love God and to them who are called according to His purpose. Oh, hallelujah. Hallelujah. And now, listen mga young people. You need to pray tonight na bigyan ka ng Diyos ng vision for the next year and for the next coming years. You know why? Let me tell you why you need vision. If you don't have a vision, the devil will torture you by your bad memories. Kung wala ka ng vision na nakikita sa future, lulugmukin ka ni Satanas ng mga pangit mong memories. At bubulungan ka, yan ang nagawa mo, yan ang nakita mo, Kristiyano ka, ginawa mo to. Patayo-tayo ka pa sa pulpito. Ew, nakakahiya ka. At nagigilty ka. Nilalamon ka ng guilty mo. Bakit? Ginagamit ni Satanas yung bad memories mo. Pero pag meron kang vision, sabihin mo, yes, it happens. But I'm sorry, devil. I'm moving on. I'm moving on. I'm moving forward. Why? I have a vision! I'm gonna leave my past behind me. I'm gonna leave my past behind me. And I'm gonna press toward forth the prize of the high calling of Jesus Christ. Upo muna mga kapatid. 2 Corinthians 4:18, we don't look at the things seen but the unseen. We walk by faith and not by sight. You hear that phrase? We walk by faith and not by sight. You know why bakit gusto ni Lord na kayo ay lumakad by faith and not by your sight? Kasi kung lumakad kayo by your sight, matagal na kayong patay. Now hear me mga kapatid. Kung lumakad kayo by your sight, matagal na kayong patay. Bakit? Anong nakikita ng mata mo? Pag ganun mo sa wallet mo, empty wallet. Pagdating mo sa bahay, boom! Tambak-tambak ang mga bayarin. Kuryente, tubig, wifi, cellphone,
gadget, tithes and offering, dahil pa mga pledges, mga churches, campground, offering, daming bayarin. Sa pagtingin mo sa wallet mo, empty wallet. Na yung wallet mo parang ng kuweba na nag-i-echo pag sumigaw ka, hello, 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 hello. Ganun kalalim na yung wallet mo, walang laman. Pagtingin mo ng wallet mo, walang laman. Chinek mo yung bank account mo, put zero, walang laman. Saktan ka na naman. Check ka sa GCash, boom, walang laman. Check mo love life mo, boom, walang laman. Check mo utak mo, wala ring laman. Everything is empty. At yun ang nakikita ng iyong sight, mga kapatid. At ang pinakamasakit, pagharap mo pa sa salamin. Diyos ko, Ginoo. Nakita mo gaano kapangit, mga kapatid. Nasa sobrang pangit mo, kahit si Hello Kitty na goodbye na, mga kapatid, sa sobrang pangit mo, pineke ng mundo yung pandemic para lang pilitin kang mag-face mask. Ganun kakapangit, mga kapatid. Hallelujah! Pagharap mo sa salamin, sobrang pangit mo. Ang bantot mo pa, mga kapatid. Ang dami mong pimples, blackheads, dandruff, acne, putok, alipunga, white hair, silver hair, deforested hair, no hair. Tawag pa ng mama ko, top gun. Because the top is gone, mga kapatid. Loko talaga yung mama ko. Hallelujah. Yan pa nakikita mo, yung ipin mo. Dilaw na dilaw. Hallelujah. If you keep living on what you see, mai-stress ka. Okay lang sana kung broken kayo, pero mas masakit yung broke. Yung financially broke. Ang sakit ng ganon, mga kapatid. Kaya daan-daan, magkaka-stress ka, magkaka-migraine ka, muscle tension, high blood, tumor, heart problems. Pero salamat sa Panginoon. When all our eyes could see ay puro pagsubok, we can close our eyes. And we can say, even though I don't see it, He's still working. Even though I don't feel it, He's still working. He never stops. He never stops working. Hindi porket hindi ko nakikita sa mata. I know somewhere in the invisible realm, I believe God is at work. Ganda kaya ng ganun. Stress na stress ka sa lahat na nakikita mo, pero pipikit ka na. Lord, I trust you, Lord. I trust you, Lord. I know, Lord, I trust you. Hindi ako maniniwala sa nakikita ng mata ko. Mas maniniwala ako sa iyo, Panginoon. I will put my faith in you. You are the miracle working God. You will never leave me nor forsake me. Many are the affliction of the righteous, but the Lord delivered them out all. I have not seen. I have been young and now I'm old, but I have never seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Sometimes, wala ka nang makitang maganda, ang pinakamagandang gawin ay pumikit at maniwala sa Diyos. Pinapalayas ka na ng school nyo kasi wala kang bambayad. Pag-uwi sa bahay, iyak ka lang pikit. Lord, alam ko makakatapos ako ng pag-aaral. Alam ko makakapagtapos ako ng pag-aaral. Kahit walang trabaho si Papa, kahit walang trabaho si Mama, andyan ka, Panginoon. Alam ko, hindi mo ako babayaan. I believe you! Oh God. Oh God. Hallelujah. 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 See, ang sight, pag nakita mo ang seed, sasabihin mo lang, I seed. Pero ang vision, pag nakita ang seed, uy, may forest dito. May forest. Why? Meron siyang vision. Sight is when you describe what it is. Vision is describing what it could be. Vision is telling something na hindi pa nag-i-exist, pero nag-exist na sa isip mo.
You want a better word for vision? The best word for vision is faith. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. May ganun ba? Pag may evidence, ibig sabihin, you have to show it. Where is the evidence? But your faith is the evidence of the things you have not yet seen. Nakaharap ka dun sa isang malaking asyenda at tumayo ka dun, sabihin mo, alam ko, Lord, magtatayo ka ng church dito. Magtatayo ka ng church building dito. At sabihin ng mga kasama mo, anong iniisip mo, mahal-mahal dyan? Ano isip mo, kaya mo yan? May sponsor ka ba? May mayaman ba kayo na membro? Sabihin mo, wala! Pero meron akong faith. Pero meron akong faith. At nakikita ko, true faith. Hallelujah! Makapagtayo ng church dito. Lahat ng sabing imposible. Pero sa Diyos, walang imposible! I don't need to prove it. My faith is the evidence. Hallelujah. Siguro ngayon, sinasabi mo gagamitin ka ni Lord, pero tinatawanan ka ng mga tao. Kasi itsura mo, batang paslit na nakaigit, mga kapatid. Siguro ngayon, ang nakita nila sa iyo ay isang batang uhugin. Yung sipon mo tumutulo na parang flowing milk and honey sa promised land, mga kapatid. Siguro ngayon, ang asim mo at ang bantot-bantot mo, mga kapatid. Pero mag-antay ka lang. Mag-antay ka lang ng ilang taon. Basta may pananampalataya ka sa Diyos, gagamitin ka ng Panginoon. At sasabihin mo ngayong gabi, by faith, I will conquer my dreams. By faith, makakapasok ako sa ministry. By faith, makakapasa din ako sa board exam. By faith, magiging lawyer ako. By faith, magiging attorney ako. By faith, magiging doctor ako. Magiging architect ako. By faith! Saan ang ebidensya mo? I don't need an evidence. I believe God. And that's enough. And that's enough. And that's enough! Oh God, oh God. Do not let what you see stop you from what you want to see. Yung Wilbur Brothers, mga kapatid, nung sinabi nilang gagawa sila ng vehicle na kayang lumipad, everyone was laughing at them. Lilipad, ano yun? Ano magagawa yun? Ano yung ibon-ibon, fly-fly? Everyone was criticizing them. They say, that's crazy, that's illogical, that's impossible, that's irrational. You're stupid brothers. Pero yung dalawang brothers, they have envision in their mind. And they say, it could happen. It could happen. At nung lahat kinikriticize sila, naniwala sila sa na-imagine nila. Huwag mong husgahan ang kung sino ka ngayon dahil lang sa nakikita mo kung sino ka ngayon. Hindi mo alam kung sino ka kinabukasan, mga kapatid. Maniwala kayo sa akin o hindi. Ako po ay isang super introvert. Gusto ko lang makakulong sa bahay. Ayaw ko makipag-socialize. Ayaw ko makipag-usap sa tao. May stage fright ako. Ayaw ko tumayo sa pulpit. Kabado ako. Kinakabahan ako. Pero anong ginagawa ko ngayon? Bakit ako nagpipreach dito? Your present condition is not your conclusion. Hindi porkit failure ka ngayon, ay failure ka forever. Hindi porkit mahina ka ngayon, ay mahina ka forever. Oh God. Bigyan ko kayo ng konting Bible study. Three ways para malaman nyo na yung vision nyo galing sa Diyos. You ready? Number one, when it is impossible. Pag nakatanggap ka ng vision at sasabihin mo, kaya naman ang budget ko yan, kaya naman ang skill ko yan, kaya naman ang talent ko yan, that vision does not come from God. Kasi ang totoong vision, pag ma-fulfill yun, ang sasabihin mo, it was all a miracle.
Nung binigay sa akin ni Lord tong vision na to, I have an empty pocket. I don't have the resource. I don't have the connections. I don't have the skills. But God showed up. But God intervened. And what I thought was impossible, God proved to me, nothing is impossible. Gusto ni Lord, imposible yung vision mo. Para pag mangyari yon, hindi ikaw ang mag-glorify, kundi siya lang. Pangalawa, the vision is God glorifying and not self-gratifying. Ang totoong vision na galing sa Diyos ay hindi yung isip mo, sige, para pag marating ko yan, malaman nila, sikat ako, dahil mga chicks na lapit sa akin, hi Pogi, dahil hindi dikit-dikit sa akin. That vision does not come from God. Ang totoong vision, hindi ikaw ang mag-glorify. You will decrease, He will increase. At pangatlo, ang totoong vision will persist against all odds. Pag may totoong vision ka, ang daming pagsubok na pagdadaanan niyan. Ang daming kukontra diyan. Minsan, sarili mo pang kapatid sa church ang pipigil niyan. Minsan, ang sarili mo pang pamilya ang number one na criticizer mo at number one na mocker mo. Pero pag yan ay totoong vision sa Diyos, malalagpasan yan. Ilang pagsubok, ilang bashers, ilang criticizers, maitatawid yan. Why? This vision came from God! Hallelujah! Pwede pa ako mag-preach, mga kapatid? Alas 10 na. Hallelujah. At pag binigyan ka ni Lord ng vision, hallelujah, He will not give a vision to you na hindi pa tapos. The reason why binigyan si ni Lord sa iyo, dahil sa point of view niya na siya ay omniscient, everything is already finished in His sovereign mind. Isaiah 46, 9-10, remember the former things of old, for I am God, there is none else. I am God, there is none like me. Declaring the end from the beginning. I want you to focus that. Declaring the end from the beginning. Whew! Isa yan sa pinakamalalim na statement na nabasa ko sa Bible. And I hope makatulong ako maipaliwanag sa inyo ng maayos, mga kapatid. Pag may dineclare si Lord sa iyo, na vision, ang ipapakita niya sa iyo ay yung end at ibibigay niya sa iyo habang nasa beginning ka pa lang. Kaya nung binigay sa iyo ni Lord yung vision, nagtataka ka, paano mangyari yan? Diyos ko, ito lang naman ako, paano mangyayari yan? Pero hindi mo alam, He declared it from the end and He declared it to you in the beginning. Don't get me, mga kapatid. Hallelujah. You get me? Now watch, mga kapatid. Pag ang Diyos ay magtrabaho, baliktad sa tao. Dahil ang tao, para matapos, kailangan simulan. Simulan natin para matapos natin. Right? Pero ang Diyos baliktad, tatapusin niya muna lahat. Sa Kanya sisimulan. At pag natapos yun sa'yo ng Diyos, ibibigay niya sa'yo. At ikaw naman, na-intimidate ka, Lord, paano mangyayari yan? Pero gustong sabihin sa'yo ng Diyos, the reason why binigay ko na yan at sinimulan ko na yan, dahil tapos na. Oh, hallelujah. Hindi, okay, mga kapatid, mga engineer, meron bang mga engineer dito? Mga architect, meron ba? Mga scriptwriters, novelists, mga filmmakers, alam niyo yung sinasabi ko. Bago kayo mag-start ng project, tinatapos nyo muna sa blueprint. At pag natapos na sa blueprint, boom, saka sisimulan yung project. Bakit na siya sinimulan? Kasi tapos na. Hindi siya sisimulan kung hindi muna natapos sa blueprint. Ako, mga kapatid, dati nag-artista ako, mga kapatid. Nung nag-artista ako. Hallelujah. Joke lang, baka maniwala kayo. Kasi pag-artista, bago mag-start ang movie, meron mo nang tinatawag na writing ng script, reading ng script, pag ma-furnish yung script, magkakaroon naman ng shooting. And after ng shooting, yung post-production, yung editing. At pag natapos yung script,
Natapos yung shooting at natapos yung editing. Boom! Now showing! Kaya siya now showing kasi tapos na! Pag may sinumulan ang Diyos sa buhay mo, it is an evidence that it is already finished. Kung nagsimula ka sa ministry, matatapos mo ang ministry. Kung nagsimula ka sa business, matatapos mo yung business. Kung nagsimula ka sa career, matatapos mo yan. Walang sisimulan ng Diyos sa iyo na hindi tapos. Bago pa nag-exist ang earth, nangyari na to sa isip ng Diyos. Anong date ngayon, sis? Mike? 2023, December 2022. 23, hindi pa tayo mga kapatid isinisilang na isip na to ng Diyos. Alam ng Diyos na yan ang suot mo. Alam ng Diyos na dyan kayo upo. Alam ng Diyos na sobrang gwapo ng preacher nyo ngayon. Alam lahat ng Diyos, mga kapatid. Hindi pa to nag-exist. Everything is already finished. Hallelujah! That's why ang sabi ni Paul, hallelujah, he that beginneth a good work in you shall be able to finish it until the day of Jesus Christ. Hindi kasi simulan ni Lord, tapos iiwan ka niya sa ere. Sinimulan ka niya at sasamahan ka niya matapos yun dahil tinapos na niya yun sa una pa. Hallelujah! Hallelujah. Your beginning is the proof of your completion. Lahat ay tinapos na ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Nabalik tayo kay Elisha. Introduction ng lahat yan. Hindi kay Elisha. Nataranta yung servant. Ang sabi ng servant, OMG, what shall we do? Alam niyo sabi ni Elisha? Nakagalan na si Elisha. Huwag kang scared. Huwag kang takot. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang scared. Hallelujah. Hashtag, huwag kang scared. Ang sabi ng servant, hello, Elisha, okay ka lang ba? Kita mo yung mga armies na yan? Kita mo yung mga chariots na yan? Papatayin tayo, sir. Baliw ka na ba, sir? Nasasabihin mo, huwag akong matakot. Kita mo, papatayin na tayo. Baliw ka na ba? Hear me, young people. Pag may vision ka na sa Diyos, magmumukha kang baliw sa mga taong walang vision. Ulitin ko, pag nilamon ka na ng vision galing sa Diyos, yung mga tao sa paligid mo, magtataka na kung ano na ba pumasok sa isip mo, mga kapatid. Everyone will be surprised. Anong meron na? Pero ano lang sasabihin mo? May nakikita kasi ako na hindi nyo nakikita. Hindi ako baliw. I just see something that the ordinary eyes cannot see. Kaya ngayon, sa gawain na ito, may dalawang grupo dito. Nasa ang team kayo? Team sight or team vision? Yung mga team sight, mag-aantay pa yan na may makitang pera sa kayan magpupuri. Yung mga team sight, mag-aantay pa yan ng blessing sa kayan magpupuri. Pero yung mga team vision, kahit walang mga sasakyan, nagpupuri na parang may sasakyan. Yung may mga team vision, kahit wala pang pera, nagpupuri na parang ang yaman-yaman, mga kapatid. Why? I can see it! I can see it! I can see it! I can see it! Oh, hallelujah. So sabi mga kapatid ng servant ni Elisha, sabi ng servant, mga kapatid, Elisha, nababaliw ka na ba? Sabi ni Elisha, hindi ako nababaliw. May nakikita lang ako na hindi mo nakikita. May natatanaw lang ako na hindi mo natatanaw. May nakikita lang ako na hindi mo nakikita. At gustong sabihin ni Elisha, hayin ako servant,
Kung nakita mo lang itong nakikita ko ngayon, tumatalon ka na. Kung nakikita mo lang ang nakikita ko ngayon, tatakbo ka sa praise break. Kung nakikita mo lang ang nakikita ko ngayon, baka na revival ka na. You don't need to pray God to change your situation. Pray to God to change your vision. Oh! Hallelujah! Hallelujah! Yung mga nagki-criticize sa inyo, mga kapatid, yung mga nagki-criticize sa inyo sa pagpupuri, hayaan nyo lang i-criticize nila tayo. Hindi kasi nila nakikita yung nakikita natin. Hindi kasi nila natatanaw yung natatanaw natin. Tinatawanan tayo ng mga unbelievers, para daw tayong mga tanga, para daw tayong mga syunga, para daw tayong mga baliw, talon, upo, iyak tawa para mga buwang, nilalait nila tayo, mga kapatid. Hallelujah! Pero gusto natin sabihin sa kanila, if you could just see what I see, if you could just see what I see, you will dance with joy as we're dancing now. You will praise with us like we are praising now. When I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, my soul cries out. Lahat ng mga team vision, sumigaw! Ang nakikita mo problema, ang nakikita ko blessing, ang nakikita ko revival, ang nakikita ko ay harvest, ang nakikita ko ay breakthrough. Hindi ako ang bulag, ikaw ang bulag. Kaya sa inyo struggle mag-worship eh. You know why? Hindi nyo pa nakikita gaano kadakila ang Diyos. Pero may mga tao dito na mga dating sinabihan na may cancer sila. May mga tao dito na sinabihan ng doktor, 2 buwan na lang, mamamatay na sila. Pero binuhay sila ng Diyos. Kaya pagdating nila dito, bigay todo sila sa pagsamba. You have no right to criticize my praise when you don't know my pain, when you don't know my brokenness, when you don't know my sorrows. Mga boys, listen to me, mga boys. Hindi kabaklaan ang umiyak sa Diyos. Mga boys, kayo na ayaw magpuri, kayo ang totoong bakla. Ang totoong lalaki, bigay todo sa pagsamba. Bigay todo sa pagpuri. Hindi natin kailangan ng Justin Bieber. Hindi natin kailangan ng BTS. Kailangan natin ng worshiper. Kailangan natin ng praiser. Kailangan natin ng worship. Music, please. Now listen. Now listen. Sino po ang in charge sa music? Pwesta na po. Listen to me, mga young people. Kayo na ayaw magpuri. Here's my question to you. Now listen. Kung nakikita mo ba si Jesus ngayon, nakapute, nakatayo, naglalakad dito, ganyan ka lang ba magpuri? Kung andito